Hi guys, good morning. So it's Sunday today and I'm about to prepare our lunch. So try natin gumawa ng isa sa paborito kong fast food item. Sa paborito ko rin, Jollibee. Yahoo! So gagawa tayo today ng homemade burger steak. So, syempre kompleto yan, yung burger patty tsaka yung sauce natin. So tara! Okay, so ito yung mga ingredients na gagamitin natin for the patty. So, meron ako ditong 1/2 kilo ng ground beef. So, ito binili ko kanina sa palengke. So, fresh siya. Kung may option kayong bumili ng fresh, sabihin nyo dun sa binibilhan nyo is lagyan ng taba, no? Huwag puro laman kasi kailangan natin yung taba for the moisture and also the taste. Ngayon, kung bibili naman kayo sa grocery, yung mga frozen na giniling na baka, meron doon yung lean ground beef, tapos meron yung regular na ground beef. Huwag kayo bumili ng lean kasi yun yung puro laman. So, gusto natin as much as possible, maraming taba. Hindi naman maraming taba, pero merong taba yung giniling natin. Tapos, gagamit din tayo ng breadcrumbs. So, yung breadcrumbs natin is yung pino, yung durog na breadcrumbs. Tapos, gagamit din tayo ng this is garlic powder. And, gagamit din tayo ng onion powder. Tapos, syempre, gagamit tayo ng salt. So, gamit tayo ng iodized salt since mostly nang gagamitin natin ay pino. And, gagamit din tayo ng ground black pepper. Tapos, gagamit tayo ng ano ba to? Paano ba sabihin to? Yung wait ah. Dry ko na yung mga cellphone mo. May gugugel lang ako. Okay, so habang kinukuha ni Alonso yung cellphone niya, try natin mabasahin na. So, Dre, ang tagal mo! Nakakainis na, ha? Sorry, Dad. Nandun sa taas yung phone ko. Oh, sige. Asan na? Nandun sa taas. Kunin mo na. Okay, so nakabalik na si Alonzo with his cellphone. So ito na yung cellphone niya. Papabasa natin kay Google kung ano bang tamang basa dito. So, teka. Worcestershire sauce. Okay, so ano daw? Worcestershire sauce. Oh, Worcestershire sauce. Okay, basta ito gagamit kayo niyan. Humanap kayo nito. Wala nang maraming tanong-tanong. Okay, so guys, yan yung mga gagamitin natin for our patty. And i-assemble muna natin siya. I-mix natin. Then we're gonna use wax paper or parchment paper para pag hiwa-hiwalayin sila. And pagka nailagay na natin sa ganun, lalagay muna natin sa freezer.
Okay, so pagkatapos natin i-incorporate lahat ng mga ingredients natin, ganito na yung magiging itsura niya. So, along the way, nagdagdag ako ng breadcrumbs. Doon sa pinakita ko kasi nung naglalagay ako ng mga ingredients, yung kung ano lang yung nasa video initially ang nilagay ko. Pero along the way, nagdagdag ako. Pero ulit, nasa description naman ng video yung kumpletong ingredients na ginamit ko, no? Kasi hindi maiwasan na habang ginagawa yung video, eh nakikita mo na kailangan magdagdag. So, yun. Yung detalye, so, ang sundin yung measurement yung nasa description ng video. So, ulit, ito na yung itsura niya, no? So, nasa dry side siya. Dapat dry kasi pag minold natin yan ng mga shape ng patty na maliliit, ayaw natin siyang para magkadurog-durog, lalo na pag niluluto na. So, gagawin natin is isa-shape na natin siya ng patty size, tapos lalagyan natin siya ng parchment paper or wax paper sa gitna ng isa't isa, no? And then lalagyan natin sa freezer bago natin iprito mamaya, no? So para mas lalo siyang maging solid. So medyo lakihan niyo rin yung patty. Kasi syempre pag prinito na natin, talagang naman lumiliit yung mga ganyan eh, no. So para makuha natin yung desired size, mas malaki than yung itsura talaga ng lutong patty para ma-consider niyo na yung pag-shrink niya. So yun yung next natin gagawin, arrange ko lang sa parchment paper, freezer, then siguro let's leave it for at least an hour. While naghihintay tayo ng 1 hour na yon, pwede na tayo mag-prep up for the burger steak sauce. Okay, so gagawa na tayo ng first na papakita ko sa inyo yung unang burger na gagawin ko. So, kuha lang kayo ng ganyan, ng isa. Tapos, roll nyo lang. So, basic lang naman to eh. Tapos, ipa-flat nyo, no? So, gagawa lang tayo ng patty. Medyo, hindi masyado makapal, no? Ayaw natin ng masyadong makapal kasi, nakikita ba? Yun. Kasi, gusto natin madaling maluto pati yung loob, no? Kasi, luluto natin to low fire lang, eh. Okay, so, ganyan yung magiging ano natin. Tapos, kuha na tayo ng isang parchment paper. Gumawa na ako ng mga putol-putol kanina. So, ganyan. Parchment paper or wax paper. So, yan. Patong nyo na isa. Tapos, dyan nyo na siya medyo i-flat at kortehan. So, kayo nang bahala sa size, pero yun nga, sinabi ko na kanina, expect nyo na mag-shrink siya, no? So, tamang size lang at tamang kapal lang, no? Yung kapal naman is, ang concern natin dun is yung pagluto nung patty sa loob, no? So, gusto natin, ano siya, siyempre, lutong-luto, no? Mahirap mga meat na ganito, hindi dapat ina-undercook. Okay, so, basic na yung itsura niya, guys, no? Ayan, so, meron na tayong patty. Tapos, maganda na yung pagkaka-form niya. And later, mas magiging solid pa siya, or mas maiiwasan natin na magka-hiwa-hiwalay siya pag diluto dahil i-freezer natin siya, no? Again, at least an hour. I think that's enough na yun para, kasi hindi naman pwede din sobrang tigas, no? So, an hour at least, kung sa sobrang ng konti, wala namang problema yon. So, gawin na natin yung rest ng mga ginawa nating mix, tapos freezer, then chill it for 1 hour, then gawa na tayo ng burger steak sauce.
Okay, so para naman sa burger steak sauce natin, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. So, gagamit tayo ng butter, all-purpose flour, water, mushroom na i-slice-slice na natin mamaya pag niluto, Knorr Seasoning, ground black pepper, at Nestle Cream na bukas na, no? Kasi konti lang naman yung gagamitin natin dyan. So, yung mga nanood nung fried chicken episode namin na hindi nakunan yung gravy, no, yung pag-shoot ng gravy, same yung gagamitin nating process. So, pwede nyo itong sundan. Wala lang yung mushroom tsaka all-purpose cream, no? Pero yung proseso nito parehong-pareho lang. So, ito yung gagamitin natin, no, for our burger steak sauce. So, isa siyang napaka-importanting component dun sa niluluto natin, no? Na gagalit pa nga tayo pag umorder tayo sa Jollibee ta sobrang ano, sobrang konti lang ng sauce, 'di ba? Nakakainis minsan. So ito, making your own, makakapag unlimited sauce na kayo. So panoorin niyo kung paano. Okay, so nakagawa na tayo ng gravy, yung sauce natin. So ito, nakikita nyo naman sa background. Yan. So ngayon, ipiprito na natin yung burger patties na ginawa natin. So nilabas na natin siya sa ref. Yun, nagstay siya doon more than an hour. Check nyo rin yung ano niya, yung kung nagbuo ba siya or frozen. So kailangan sakto lang yung ano niya, sakto lang yung pagkaka-freeze niya para hindi kayo mahirapan lutuin yung loob. So, ang gagawin natin dito, cooking oil lang, tapos low fire. Low fire kaya ang kailangan natin dito. So, yun ay next natin gagawin. Thank you.
you sound.